Hi guys, this is Joyce, and I want to ask you one question. Alam ko may kanya-kanya tayong storya, alam ko may kanya-kanya tayong kwento. Pero ngayon, tatanungin kita, anong kwentong pandemic mo? Yung akin, magsistart tayo dito. That was me last year, hoping na hindi magtatagal yung pandemic. Yung thinking ko, by year 2021, magiging okay na yung lahat, back to normal. Pero hindi. Sabi ko nga dyan, what's next kapag nakapag-take na ako ng board exam? And that was supposed to be this year, 2021. Kaso, sa pandemic, ang daming naapektuhan ng COVID. Ang dami nating plinano, ang dami nating nilook forward na nandelay dahil sa pandemic. Like ako, graduate ako thinking na by year 2021, magiging licensed architect na ako. Kaso na pandemic nga. Yung iba naman, nag-plan sila na by the end of 2020, mag-open sila ng own business. Yung iba naman, na-delay sa studies na sana magka-college na sila ngayon, pero hindi muna nakapag-aral. At meron din yung iba, even yung mga travels nila, na sana naglalakad na sana sila ngayon sa Japan, kaso nasa bahay sila. Ang daming plano na hindi natuloy. Kaya this pandemic, I believe at some point sa buhay ng mga tao ngayon, maraming makaka-relate na naka-experience sila ng depression, ng anxiety, ng pag-aalala dahil nga sa mga nangyayari o sa mga bagay na na-delay. Ako personally, nangyari to last year. So, hindi ko magawa yung mga dapat kong gawin. Hindi ko magawa yung mga gusto kong gawin. Para akong nagkaroon ng existential crisis. When we say existential crisis, yun yung you start questioning your place or purpose in life or the purpose to life as a whole. Yung suddenly you want answers to life's big questions. Actually, normal namang magtanong or maghanap ng meaning or purpose sa life. Ang problem is, yung kakahanap natin ng meaning or purpose sa life, minsan sa paghahanap, hindi tayo nakakuha ng satisfying answers that leads to personal struggle, magti-trigger ng frustrations and loss of inner joy. O yung parang nawawala ng spark dun sa gusto mong gawin or dun sa passion. Minsan kasi we're so stressed out because we believe na kung ano yung mga bagay na plinano natin needs to happen right now or dun sa timeline na sinet natin. We forgot about God's perfect timing. Nakakalimutan natin na sa lahat ng bagay, may timing si Lord. Lahat kasi ngayon instant. May makita lang tayong isang negative na bagay, we start to lose faith. And doon na rin tayo nagsastart na mag-doubt if mangyayari pa ba. We forgot that God knows everything. Sabi nga sa Ecclesiastes 3 verse 1, to everything there is a season, and a time to every purpose under heaven. All things happen in God's timing. And yung timing ni Lord is always perfect. Never early, never late. This season, I realized na hindi man natupad yung mga plinano natin sa timeline natin. It's okay. Kung sa tingin mo hindi narinig ni Lord yung prayer mo, kapatid, narinig niya yun. And God is not done yet. Lagi mo lang tatandaan yung promise sa'yo ni Lord. Kung minsan niya nang sinabi na you will succeed and you will make it, don't worry, just be patient and it will come to pass. Thank you!